Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-YouTube. Ako po si Papa Dudut. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga umaantabay araw-araw sa Papa Dudut Stories. At mas magiging maganda ang gabi ni Papa Dudut kung kayo po ay magpo-post ng inyong mga comments dito po sa ilalim ng ating YouTube channel. Ganon din, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe sa Papa Dudut Stories. Ang sabi ng mga matatanda, ang bawat bundok daw ay may tinatawag na bantay. Sila ang mga nilalang na hindi madalas makita pero kilalang tagabantay ng bundok na inaakyat ng karamihan. Ang mga bantay din daw ang nagiging dahilan kung bakit may mga taong nawawala, naaaksidente o namamatay sa bundok. Dahil silang mga bantay ang pumipili ng mga tao na gusto nilang makasama sa bundok sa panghabang buhay. Ngayong araw na ito sa Papa Dudut Stories, isang katatakutan ang inyong mapapakinggan. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners nitong inyong programa online. Ako nga pala si Eric, 33 years old at taga 13 Martires, Cavite. At kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang delivery rider. Matagal nyo na po akong tagapakinig. Sa katunayan ay gabi-gabi ko pong inaabangan ang mga sulat na inyong binabasa online. Kaya naman naisipan kong gawin itong sulat ko para mag-share na rin ng kakaibang kwento ng buhay ko. Kung bakit ko nasabing kakaiba, malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng aking sulat. Medyo sporty talaga akong tao, Papa Dudut. Mahilig akong mag-basketball, rock climbing, bumaba sa ilog at umakyat ng bundok. Sa sobrang dami kong ang gustong gawin noon ay hindi ko na talaga alam kung ano ang uunahin ko. Bukod kasi sa sport ay mahilig din po ako sa computer games. Pero siguro mas hinahanap talaga ng katawan ko ang pagod sa pagkilos at pagpapapawis. At masasabi ko na ang pinakapaborito ko talagang ginagawa dati ay ang pag-akyat sa mga bundok. Sa college ako nagsimulang mawili sa pag-akyat sa mga bundok. May mountaineering organization din kasi sa university na pinapasukan ko noon. At mas active pa nga ako doon kesa sa pag-aaral ko. Ewan ko ba, ang sarap-sarap sa feeling na ang dami-dami naming iba't ibang bundok dito sa Pilipinas na inaakyat. Kahit madalas na nakakapagod talaga at masakit sa katawan, lalo na kapag inabutan kami ng malakas na hangin at ng ulan. Pero sobrang saya naman kapag narating na namin ang tuktok ng bundok. At ang hilig ko na yon ang nadala ko hanggang sa makatapos na ako sa pag-aaral at magkaroon ng trabaho. May iba't ibang mountaineering group na akong sinalihan noon. At isa o dalawang beses sa isang buwan ay may inaakyat kaming mga bundok. Marami na rin akong kwento na naririnig tungkol sa mga bundok na inaakyat namin, Papa Dudut. Siyempre, kadalasan sa mga yon ay tungkol sa katatakutan na kahit kailan ay hindi ko pa nararanasan o nakikita. Kaya naman hindi ako masyadong naniniwala sa mga bagay na yon. Ilang beses ko na kasing na-experience ang magpalipas ng gabi sa bundok, pero palaging tahimik lamang ang nagiging pagtulog ko. Puwera na lamang kung may kasama kami na sobrang lakas umilik. Kaya naisip ko noon. Kaya siguro may mga ganong kwento sa bundok ay para na rin pangkuha sa atensyon ng mga gustong umakyat doon. Kumbaga ay pampaingay para lalong dayuhin at akyatin ang bundok na yon. At hindi ko alam, Papa Dudut, na ako pala mismo ay magkakaroon ng kakaiba at nakakatakot na experience sa isang bundok na inakyat namin ng mga kasama ko. Basta guys, ha, sa lahat ng bilin ko sa inyo, ito lang ang pinaka huwag ninyong kakalimutan.
Ang bawat ilog sa bundok na tatawir natin ay may mga bantay na hindi ninyo pwedeng pakialaman, gambalain o abalahin. May sarili silang buhay na ayaw nilang magulo ng dahil sa atin. Kaya kung gusto natin ng tahimik pero masayang pag-akyat ng bundok, matuto tayong irespeto ang bawat lugar na madadaanan natin sa pag-akyat natin dito sa bundok. Mahabang litanya ng isa sa mga pinakamatagal ko nang kasama sa grupo na si Abe. Kung ako ay hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan, siya naman ay paniwalang paniwala sa mga yon. Kaya naman siyang palaging may pinakamaraming bilin sa lahat bago kami umakyat ng bundok kasama ang mga bagong miyembro ng grupo. Saka ang mga kalat guys, ha, please lang, may mga bulsa tayo at saka bag na dala. Siguraduhin natin lahat na ang kalat na iaakit natin sa bundok ay ibababa din natin pabalik natin para itapon sa tamang basurahan. Paalala ko naman, yon ang pinakaayoko sa lahat. Yung mga naiiwang kalat ng mga mountaineer sa bundok. Madalas kasi noon, Papa Dudut, ay nagvo-volunteer na rin kami na linisin ang mga kalat doon para maiwasan ang mas malaking pinsala na pwedeng magawa noon sa iba't ibang taga roon. Paano kapag gusto kong iwanan ang makalat kong kaibigan? Pwede ba yon? Pabirong tanong ng isa sa mga bagong miyembro ng grupo na si Ira. Basta huwag ako ang iiwanan mo, ha? Sasabunutan talaga kita, bes. Natatawang segunda naman ang katabi ni Ira na si Crystal na sinundan namin ng mga tawanan. Pinanlakihan pa kasi ni Crystal ng mga mata ang kaibigan niya. Totoo bang may inkanto sa bundok na aakyatin natin? Tanong naman ang isa pang bagong miyembro na si Andrew. Napailing ako sa tanong niya at pigil na natawa. Siyempre hindi ako nagpahalata kasi ayoko ma-offend siya. Sigat naman kasi talaga ang bundok na yon sa mga kwentong katatakutan. Yun nga lang, ni isang beses ay wala pa akong nakita kahit na anong kakaiba sa bundok na yon. Maraming kababalaghan ang pwede mangyari sa atin sa bundok. Pwede rin walang mangyari, lalo na kapag hindi natin sila nagambala. Ang sagot naman ni Abe. Sinong sila? Tanong ulit ni Andrew. Ang mga bantay ng bundok. Masama kasi silang mainis eh. Pero mas nakakatakot kapag nagalit na sila. Hindi natin alam kung ano ang kaya o pwede nilang gawin bilang paghihigante. Kaya ang mabuti pa, mag-ingat at mag-enjoy na lang tayo sa gagawin nating pag-akyat. Sagot naman ni Abe. Minsan hindi ko alam kung saan niya ba nakukuha ang mga sinasabi niyang yon, Papa Dudut. Para kasing totoo. Pero dahil to see is to believe ako ay hindi ako masyadong nagseryoso sa mga paalala niyang yon. Naramdaman ko naman ang pagtahimik ng buong grupo. Para bang nakikiramdam ang iba kung seryoso ba si Abe sa sinasabi niyang yon. Kaya muli akong napailing at nagpigil na mapangiti. At ewan ko ba, hindi talaga ako kumbinsido ng mga ganong bagay o nila lang ang nag-i-exist sa mundong ito o sa bawat bundok na inaakyat namin. Ayusin na natin ang mga gamit natin guys, and in 5 minutes, magsisimula na tayo sa pag-akyat. Ang sabi naman ni Boyet na isa naman sa mga matagal ko na rin kasama sa grupo. Girlfriend niya ang isang bagong kasama namin na si Crystal. Nagkanya-kanya na kami ng ayos ng mga gamit at naglakad palapit sa may paanan ng bundok kung saan ay magsisimula ang paglalakad at pag-akyat namin. Pang-apat na beses ko na yatang aakyatin ang bundok na yon. Pero parang noon lamang ako nakaramdam ng kakaibang lamig na bumalot sa katawan ko. Nagsimula rin akong makarinig ng mga sit-sit na hindi ko alam kung saan nang gagaling. Dahil nang lumingon ako sa paligid ay nakita ko na abalang lahat sa kanya-kanyang pag-aayos ng gamit at pagsiselfie. Maliban kay Crystal na panay din ang lingon sa kanyang paligid. Napaisip tuloy ako noon kung naririnig rin kaya niya ang mga sit-sit na naririnig ko ng mga oras na yon. Uy Eric, ayos ka lang ba? Bahagya kong napaigtad sa biglang pagtawag sa akin ni Abe
na hindi ko napansin na nakalapit na pala. Oo, medyo nauutal na sagot ko dahil patuloy kong pinakikiramdaman ang paligid. Wala na mga sitsit na naririnig ko. Wala na rin ang kakaibang lamig ng hangin na yumayakap sa katawan ko. Pero may naiwang kaba sa dibdib ko na hindi ko mawari. Narinig mo ba yung mga sitsit kanina? Hindi ko na napigilang tanong kay Abe. Anong sitsit? Nagtatakang balik tanong niya sa akin. Ah, wala. Baka guni-guni ko lang yon. Tara, lapitan na lang natin sila Manong na magiging guide natin sa pag-akyat ng bundok. Pagbabago ko ng topic. Sumang-ayon naman siya sa sinabi ko at sabay na kaming lumapit sa matandang nakatira lamang din sa may paana ng bundok. Muli akong nakarinig ng sitsit pero sa pagkakataon na yon. Hindi na ako lumingon pa kasi parang sa may likuran ko na lang nang gagaling ang mga ingay na yon. Natakot din kasi ako sa kung ano at sino ang pwede kong makita kapag lumingon ako. Walang multo, duwende o engkanto at mas lalong wala ring bantay na nag-i-exist. Wala. Yun ang paulit-ulit na sinisigaw ko noon sa isipan ko, Papa Dudut. 18 kaming umakyat ng bundok ng araw na yon na nahati sa 2 grupo. At karamihan sa mga kasama ko ay baguhan sa pag-akyat. Kaya naman pahinto-hinto rin kami kasi mabilis silang mapagod. Minsan nakakainis kapag gano'n ang mga kasama namin, Papa Dudut. Yung naaabala kami dahil lang dami nilang arte sa pag-akyat. Pero dahil alam ko naman ang pakiramdam ng pagiging baguhan sa pag-akyat ay hindi ko pinapahalata sa kanila ang pagkainis ko. Isa pa ay hindi naman yon ang unang pagkakataon na aakyatin ko ang bundok na yon kaya hindi ko kailangang magmadali. Babe, kaya mo pa ba? Gusto mo eh sabihin ko kay Eric na magpahinga muna tayo sa susunod na ilog? Tanong ni Boy at kay Crystal. Okay lang ako babe, kaya ko pa. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Nakangiting sagot naman ni Crystal kasunod ng pagpunas ng hawak na panyo sa namumuong pawe sa may noo niya. Mataas ang sikat ng araw kaya hindi niya maiwasan ang pagpawisan. Namumula na rin ang maputi niyang balat kaya siguro nag-aalala na ang nobyo sa kanya. Dahil nakita ko naman ang pagpupursigido ni Crystal na magpatuloy sa pag-akyat ay hindi na muna kami huminto sa paglalakad. Ilang minuto rin nang may madaanang kaming magkadikit na puno na malapit sa ilog. Medyo malamig na ang hangin doon kaya nagaya na ako sa kanila na magpahinga muna kami. Guys, pahinga muna tayo dito saglit para medyo malamig-lamig. Ang sabi ko nang marating na namin ang 2 ilog. Medyo pagod na rin ako noon. Kaya ako na ang nagayang huminto muna kami sa paglalakad. Lahat naman ay sumang-ayon sa akin lalo na ang mga baguhang kasama ko. Babe, ikukuha lang kita ng tubig. Paalam naman ni Boyet kay Crystal. Tumango naman ang dalaga na naiwan sa inuupuan niyang malaking ugat ng puno. Kinuha ko ang baon ko na bote ng tubig bago lumingon sa paligid. Ang guide na kasama namin na si Manong Isko ay panay din ang pagtingin sa paligid. Pero ibang tingin na ginagawa niya. Parang may hinahanap na kung ano. Kaya naman pagkatapos kong uminom ng tubig ay naglakad na ako palapit sa kanya. Pero napahinto rin kaagad dahil sa mga sitsit na muli kong naririnig. Lumibot ang tingin ko pero kagaya kanina lahat ay abala sa kanya-kanyang ginagawang pagpapahinga. Huwag mo silang papansinin. Muntik na akong mapamura dahil sa gulat nang biglang sumulpot si Mang Isko sa harapan ko. Matanda na siya at malalim na ang wrinkle sa kanyang mukha. Manong, ginulat niyo naman po ako eh. Kunwaring natatawang sabi ko kahit ng totoo ay mabilis ang kabog ng dibdib ko. Hindi maganda to? Tugon niya na hindi pinansin ang sinabi ko. Ang alin po? Tanong ko. Ang lahat ng mga nangyayari ngayon. Maraming nakatingin sa atin. Maraming naghihintay. Lahat sila ay parang sabik na sabik sa pag-akyat natin.
Siguro dapat hindi na tayo tumuloy pa. Dapat bumalik na tayo dahil mukhang nasa kasama natin ang napili ng bantay. Dire-diretsong sabi ni Manong Isko na walang tigil sa paglingon sa paligid. Manong Isko, sa totoo lang hindi ko na po kayo maintindihan. Pero kung sinasabi niyo po na bumalik na tayo sa ibaba ng bundok, hindi naman po pwede yon kasi medyo mataas na rin po ang narating natin. Ang reklamo ko sa kanya. Naririnig mo rin ba sila? Nararamdaman mo rin silang lahat? Ang wika ni Manong Isko. Sinalubong na ng kanyang nanlalabong mga mata ang tingin ko. Alin po? Wala naman po akong naririnig o nararamdaman na kahit na ano. Pagsisinungalin ko. Napabuntong hininga naman si Manong Isko sa naging sagot ko. Mabuti naman kung ganon. Baka nga nagkakamali lang ako. Muling sabi niya bago umalis sa harapan ko. Muli akong may narinig na mga sitsit. Pero kagaya ng biling ni Manong, hindi ko na yon nilingon pa. Naglakad-lakad na lang muna ako noon nang mapansin ko si Crystal na tila may ginakawayan sa may ilog. Tumingin ako sa bandang kinakawayan niya pero wala akong nakita na kahit na ano o sinong tao. Nang ibalik ko ang tingin ko kay Crystal, hawak na niya ang kamera niya at kinukuhanan na ng bagay na kinakawayan niya noon. Na-curious talaga ako kasi wala naman akong nakitang interesting sa spot na yon. Kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na lapitan siya. Hi Crystal, ang bati ko sa kanya. Uy, ikaw pala yan Eric. Nakangiting tugon niya sa akin. Anong kinukuna mo dyan sa may ilog? Hindi ko na napigil ang tanong ko. Yung maglola na naglalaba dun oh. Ang cute kasi nila, di ba? Para silang... Teka, nasa na yung maglola? Nakita kong namilog ang mga mata ni Crystal nang ibalik niya sa ilog ang mga tingin niya. At wala na siyang makitang kahit na ano o sino. May tao ba doon kanina? Tanong ko kahit sigurado naman ako na wala. Oo, kinawayan ko pa nga sila eh. Nauutal na sagot niya. Babe, ito na yung tubig mo. Sorry kung natagalan. Nahirapan akong kunin sa backpack na dala ko kasi natabunan ang ibang gamit ko. Oh, ano nangyari? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong naman ni Boyet nang makalapit siya sa amin ni Crystal. Bumaling ang tingin niya sa akin nang hindi sumagot si Crystal. Uy Eric, ano bang nangyari dito? Tanong niya sa akin. Si Crystal daw kasi may nakitang maglola dyan sa may ilog kanina. Sagot ko. Nasaan? Parang wala namang ibang nakatira malapit dito kasi wala tayong bahay na nadaanan kanina. Ang sabi ni Boyet. May nakita talaga ako kanina eh. Kinawayan ko pa nga. Giit ni Crystal. Nakita ko na ngumiti at kumaway ka nga dyan sa may ilog pero wala akong sino mang nakita dyan kaya naisipan kong lapitan ka dito, paliwanag ko. Pero totoo ang sinasabi ko. Nakuhanan ko pa nga sila ng litrato, tingnan ninyo, nandito lang yun sa... Napahinto na muli si Crystal sa sinasabi niya nang mapatingin sa hawak niyang cellphone. Babe, okay ka lang ba? Patingin nga ng picture? Inagaw na ni Boyet ang cellphone mula sa kamay ng nobya at napakunot noo sa mga nakita. Wala rin namang maglola dito sa picture oh, ilog lang to, ang sabi ni Boyet. Nakatingin na rin ako sa cellphone na yon at wala nga akong ibang nakita maliban sa malinis na ilog. Pero sigurado ako eh, may nakita akong maglola dun kanina, napapalunok na sabi ni Crystal. Naiwan ako sa kinakatayuan ko at wala sa loob na napatingin sa may ilog kung saan nakatapat ang kamera na hawak ni Crystal kanina. Nagsimula na ako mapaisip ng mga oras na yon. Imagination lang kaya ni Crystal ang mga nakita niya. Pero bakit parang sigurado siya sa mga nakita niya? Kung hindi yon guni-guni lang ni Crystal, mga tao ba talaga ang nakita niya? O ibang nila lang? Muli kaming nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok na yon, Papa Dudut. Medyo umuulan pa kaya nagputik ang paligid at nahirapan din kaming maglakad.
Pero para sa akin ay mas challenging talaga ang pag-akyat ng mundo kapag umuulan. Dahil marami talagang pagsubok na dapat pagdaanan. Habang naglalakad na kami doon ay pasulyap-sulyap pa rin ako kay Crystal na medyo natutulala na ng mga oras na yon. May nararamdaman akong mali pero syempre pilit ko yung binabaliwala. At iniisip ko na lang din na baka pagod na si Crystal kaya ganun ang itsura niya na para bang wala na sa kanyang sarili. Uy, may tindahan oh. Turo ng isa sa mga kasama namin sa grupo na si Chris. Tindahan? Nagtatakang bulong ko nang makita ang itinuturo ni Chris na maliit na tindahan. Malapit na kami halos sa may gitna ng bundok kaya nakapagtataka na may ganun pang tindahan sa lugar na yon. At dahil may isang oras na kami naglalakad noon ay napagdesisyonan naming magpahinga muli saglit para makabili na rin ng inumin namin at mamemeryenda. Isang maliit na tindahan nga ang nalapitan namin. Kung saan ay may tinapay, chicherya at malalamig na inuming tinda sa loob. Isang matandang lalaki at matandang babae naman ang nagbabantay doon sa loob ng tindahan. Pagbilihan nga po ng isang bottled water at tinapay, sabi ko sa munting bintana ng tindahan habang nagsisindi ng sigarilyo. Ilang hit-hit buga ang nagawa ko nang mapansin kong walang bote ng tubig at tinapay ang lumabas mula sa maliit na bintana. O Eric, kumain ka na? Tanong ni Chris bago humarap sa maliit na bintana ng tindahan at bumili ng maiinom niya. Isang apong soft drink, wika niya. Hindi pa nga eh, bibili pa lang ng mamimeryenda ko, tugon ko. Napatingin ako sa inuming kaagad na inabot ng matandang babae kay Chris nang makuha nito ang bayad mula sa kasama ko. Labis akong nagtataka kasi mabilis siyang pinagbilhan ng matandang tindera. Sige, mauna na ako magmeryenda ha, paalam pa ni Chris. Tumango naman ako bilang tugon sa kanya bago muling humarap sa maliit na bintana ng tindahan. Pabili nga po ng tubig at tinapay, ang sabi ko, pero walang lumabas na pagkain, hindi kagaya noong si Chris ang bumili. Sumilip na ako noon sa maliit na bintana at nakita ko ang matandang babae na patuloy lamang sa pananahi. At ang matandang lalaki naman ay nagpupukpok ng pako sa isang maliit na pinto ng tindahan. Nay, pabili nga po ng tubig at biskwit, ang sabi ng isang kasama kong si Karen nang makalapit sa tindahan. Mabilis namang kumilos ang matandang babae na nasa loob at inabot ang pagkain at inumin pagkakuha ng bayad kay Karen. Medyo nagsisimula na akong mainis sa inaasal sa akin ang matatandang nasa loob ng tindahan. Kaya mas nilakasan ko na ang boses ko. Nay, pabili po ng bote ng tubig at tinapay. Malakas na sabi ko na dahilan upang halos sabay na mapatingin sa akin ang dalawang matanda. Kumilos ang matandang lalaki at padabog na inabot ang tinapay at inumin sa akin. Iniwanan ko na nga lang ang pambayad ko sa kanila at dahil sa inis ko ay hindi ko na kinuha pa ang sukli ko. Anong problema naman ngayon at parang ako lang ang hindi nila pinapansin? Takang bulong ko. Bago naglakad palayo sa tindahan. Umupo na ako noon sa isang malaking tipak ng bato bago nagsimulang magmeryenda. Paubos na halos ang tinapay na kinakain ko nang makaramdam ako ng kakaibang bigat sa katawan. Parang may malaki akong bag na dala-dala at sobrang bigat. Wala sa loob na napalingon ako sa tindahan kung saan halos sabay na nagsara ang bintana at pinto noon. Nararamdaman ko naman ang tila mga matang nakamasid sa akin. Tuluyan na rin tuloy akong nawala ng gana na ituloy ang pagkain ko bago ako tumayo at nagdesisyong puntahang muli ang tindahan. Ayun na naman ang weird ng feeling ko. Yung bigat sa katawan ko at habang papalapit na ako sa tindahan ay mas bumigat ang pakiramdam ko. May anim na hakbang pa bago ako makarating noon sa tindahan nang magsimula na akong hingali na tila ba pagod na pagod. Lumalalim na ang paghinga ko at bigla na lamang akong napaigtad dahil sa biglang pagbukas ng pintuan ng tindahan kasunod ang paglabas ng matandang lalaki na naglalakad palapit sa akin. Bahagya akong napaatras pero kaagad niya akong nagawang lapitan. Alam kong naririnig at nararamdaman mo sila. Huwag na huwag kayong mag-iiwan ng kahit na anong kalat dito.
Mag-iingat kayo sa itim na lalaki. Mag-iingat kayo sa bantay. Huwag na huwag kayong magpapalinlang sa kanya. Dahil may isa na siyang napili mula sa inyo. Natulala ko sa sinabing yon ng matanda na mabilis rin bumalik sa loob ng munti nilang tindahan. At sa pagsara nito ng pinto ay tila pagbalik ng diwa ko sa kasalukuyan at biglang paggaan ang pakiramdam ko. Nagsarado na rin noon ang tindahan kaya hindi ko na tinuloy pa ang paglapit doon. Napapailing na binaling ko na lamang ang tingin sa mga kasama ko. Guys, pack up na tayo. Magpatuloy na tayo sa pag-akyat. Baka mapalayo na tayo sa unang grupo. Reminder guys ha, huwag na huwag kayong mag-iiwan ng kahit na anong balat ng candy o kalat sa paligid, okay? Ang sabi ko. Okay, halos sabay-sabay na sagot ng mga kasama ko at nagsimula ng mag-ayos ng kanya-kanyang gamit. Nagpatuloy na muli kami sa pag-akyat, Papa Dudut. At sa apat na ilog na nilampasan namin ay hindi pa rin nawawala ang kakaibang kilabot na tila nakakapit lang sa balat ko noon. Hindi mawala ang kakaibang lamig na yumayakap sa akin. Lalo na at mas lumalakas ang sit-sit na naririnig ko na pilit ko na lamang binabaliwala. 2 oras na kaming naglalakad noon nang maabutan namin ang naunang grupo na nagpapahinga. Doon na rin kami nag-decide na makisabay ng pagpapahinga sa kanila. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at mga kasamahan ko na nagkakanya-kanya ng pwesto ng upo. Napatingin naman ako sa tila tulalang si Kristal. Mas kapansin-pansin na noon ang pagiging tahimik niya na salungat sa kakaibang energy at excitement na ipinakita niya bago kami nagsimulang umakyat ng bundok. Muli kong naalala ang maglolang sinasabi niyang kinawayan at nakuhanan niya ng litrato. Pero hindi ko naman nakita. Pero napailing na lamang din ako noon habang kinakausap ang sarili ko at kinukumbinsing walang kababalaghang nangyayari sa amin noon. Wala dahil hindi ako naniniwala sa mga ganong klase ng bagay. O Eric, kumusta? Tanong ni Abe bago umupo sa tabi ko. Kagaya ko ay may hawak din siyang sigarilyo. Ayos naman, kayo ba? Patanong na sagot ko. Okay din naman. Ang bibilis na mga kasama ko maglakad at umakyat kaya naiwan namin kayo, no? Ikaw, hindi ka ba nahihirapan sa mga kasama mo? Puro baguhan na mga akyat na mga naiwan sa iyo eh. Ang wika ni Abe. Sakto lang. Mababagal nga sila pero at least, maingat. Mabuti na yung ganun kasi mas mahirap makasama yung mga pabibo na takaw aksidente. Yun nga lang, konting lakad pa lang namin kanina para i-request na kagad ng pahinga. Mabuti na nga lang at may tindahan kami na nadaanan kaya kahit papaano, nakainom kami at nakapagmeryenda, kwento ko. Tindahan? Nauutal na sabi niya. Oo, maliit na tindahan malapit sa may pangatlong ilog. Sagot ko bago ko pinatay ang sindi ng hawak kong sigarilyo. Yun ba yung may matandang mag-asawa na nagtitinda? Muling tanong ni Abe. Oo yun nga. Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Natatawang tanong ko kasi bigla na lang namutla ang mukha niya na parabang hindi makapaniwala sa mga narinig. Wala kaming nadaanan na kahit na anong tindahan kanina. Saka alam mo ba na ang sabi ng iba? Nagpapakita raw ang mag-asawa na yon kapag may napili na ang bundok na ito. Silang nagbibigay babala sa mga kasama ng taong napili ng bundok na ito. Medyo nauutal na paliwanag na niya na hindi ko rin kaagad naiintindihan. May napiling ano? Wala sa loob na napatingin ako sa katabi kong si Abe. Baka sa mukha niya ang kaba at sa totoo lang ay hindi ko na rin nagugustuhan ang lamig na muling yumayakap sa buong katawan ko. May napili ng bundok na ito na kunin na mountaineer para ang kinin habang buhay. Nang ibig sabihin, mamamatay kung sino man ang napili ng bundok na ito, tugon niya. Ramdam ko ang pagtayo ng lahat ng balahibo ko sa buong katawan, Papa Dudut. Noon lang ako nakaramdam ng ganong kilabot sa dami ng beses na pag-akyat ko ng bundok. Napalunok na rin ako ng laway habang nakatitig kay Abe.
Hinihintay ko na sabihin niyang joke lamang yon at nauto niya ako. Pero bumuntong hininga na lamang siya saka muling nagsalita, Papa Dudut. Huwag mo na sigurong isipin yon, Eric. Baka hindi lang namin napansin ang grupo namin yung tindahan na yon. Ang sabi pa ni Abby nang mapansin ang pagkatulala ko sa kanya. Siguro nga, kaagad na segunda ko naman kahit na alam kong imposible na hindi nila yon makita. Nasa may malapit sa daanan ng tindahan na yon. Kahit hindi yon tinuro ni Chris kanina, sigurado akong may iba pa sa mga kasama ko ang makakapansin doon. At dapat ganun din ang grupo ni na Abby. Pero syempre ayokong masira ang pag-akit namin ngayon ng bundok. Lalo na at karamihan sa mga kasama ko ay puro baguhan at mga excited. Kaya naman nag-decide akong solohin ang kakaibang kaba na nararamdaman ko. Balik muna ako sa grupo ko ha, paalam naman ni Abby. Sige, tipid na tugon ko. Saglit pa ako napatulala sa kinakaupuan ko bago ako nagbitaw ng malalim na buntong hininga. Ayoko nang i-entertain lang kung ano pa ang mga kakaibang nararamdaman ko. Wala namang kasing multo, engkanto o kung ano pang mga kababalaghan sa bundok na yon. At mas lalong hindi rin totoo ang mga bantay-bantay na sinasabi nila. Kaya bakit ba ako mamomroblema? Tinanggal ko ang takip ng bote ng tubig ko. At muli sana akong iinom doon nang mapansin ko ang mabilis. Ngunit tila tulala pa rin paglagpas na kristal sa kinakaupuan ko. Para bang hindi niya ako nakita at dire-diretso siya sa paglalakad niya. Nakita ko ang pagsunod niya sa grupo ni na Abe na nagsimula na ulit maglakad. Napangiti na lamang ako noon at napabulong. Astig rin pala tong si Crystal. Akala ko madaling mapagod, mukhang hindi pala. Tumuloy na akong uminom ng tubig at pagkatapos ay tumayo na para makapag-inat ng konti. O boyet, kay Crystal na lang tong bottled water, mukhang mabilis siyang mapagod eh. Narinig kong sabi ni Chris kay Boyet at inabutan pa ito ng bote ng tubig. Salamat, tugon naman ni Boyet. Lumapit na rin ako sa kanila para sabihin kay Boyet ang pagka-amaze ko sa girlfriend niyang nauna nang umalis sa amin. Ayos rin palang kasama si Crystal, no? Sanay na sa lakaran at akyatan. Ampuri ko sa nobya ni Boyet. Talaga pare, pasado na ba siya sa iyo bilang girlfriend ko? Nakangiting tugon naman ni Boyet. Oo, mukhang sanay talaga siya sa mga akyatan, ang sabi ko. Actually, hindi talaga sanay yon kasi first time niyang umakyat ng bundok ngayon. Kaya pansin mo naman na mabilis siyang mapagod. Nakangiting tugon naman ni Boyet. First time? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda dahil sa mga sinabi ni Boyet. Kasabay ng malamig na hanging umiihip ay ang bulong na tila sa tenga ko mismo ginawa ng mga oras na yon. Huwag na huwag kayong papalinlang sa kanya. May isa na siyang napili sa inyo. Mag-ingat kayo sa itim na lalaki. Ang sabi nila, nagpapakita raw ang mag-asawa na yon kapag may napili ang bundok na ito. May napili na ang bundok na ito na kunin na mountaineer upang angkinin habang buhay. Lintik na. Si Crystal ang tinutukoy nila. Sambit ko bago mabilis na binitawan ang lahat ng gamit na hawak ko at patakbong sumunod kung saan ko nakitang naglakad si Crystal. Hindi ako maaaring magkamali. Ang pagkatahimik niya ng ilang oras, ang pagkatulala habang nakaupo, at ang paglampas niya sa akin na parang hindi niya ako nakikita. Si Crystal. Si Crystal ang napili ng bundok na kunin at angkinin mula sa grupo namin. Mabilis na sumunod sa akin sina Boyet at kaagad naman naming nakita si Crystal na mag-isa nang naglalakad palayo mula sa grupo ni na Abe. Crystal! Malakas na tawag ko nang makita ko siyang nasa may gilid na ng bangin. Namilog ang mga mata ni Crystal nang mapatingin siya sa akin bago binalik ang mga tingin sa may baba ng bangin na dapat ay akma na niyang tatalunan. Ilang saglit pa ay nagpabalik-balik ang tingin niya sa akin at sa bangin at tila nalilito na. Babe! Mahina ang tawag ni Boyet nang makalapit siya sa akin. Doon na mabilis na tumakbo si Crystal palapit kay Boyet at payakap na humagulhol na. Babe! Anong nangyari?
Nag-aalala ang tanong ni Boyet. Si Eric? Iyak ni Kristal. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit bigla na lang ang pangalan ko ang iniiyak niya noon? Wala sa loob na naglakad ako papalapit sa kanya. Sa kinakatayuan ni Kristal at tumingin sa baba ng bangin na siguro ay 25 feet ang lalim. Kung tumalon doon si Kristal nang walang ibang naghihintay sa baba ay siguradong patay siya. Nilapitan ako ni Eric kanina. Ang sabi niya ay naiwanan na raw kami ng ibang kasama natin. Kaya kailangan na naming magmadali. Tapos pagtingin ko, wala na kayong lahat. Kaming dalawa na lang ang naiwan. Tapos ang sabi niya, sumunod lang daw ako sa kanya para mahabol namin kayo. Tapos tumalon siya, pababa dyan sa may bangin. Umiiyak na kwento naman ni Kristal. Muli akong napatingin sa baba ng bangin. Sino mang tumalon ang mag-isa noon ay siguradong hindi mabubuhay. Nakarinig na naman muli ako ng mga sitsit. Pero ng mga oras na yon ay nanggaling na yon sa may ibaba at magubat na bangin. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang tila may aninong nakatayo sa isa sa mga puno sa ibaba. Hindi yun anino kung hindi isang itim na tao na halos mata lang ang makikita. Nakakubli siya doon na parabang nagtatago sa likod ng malaking puno. Pero ang mga mata niya ay diretsyong nakatingin sa kinakatayuan ko. Nang sumilip ako sa baba, nakita ko si Eric na nakatayo dyan sa may bangin. Ang sabi niya, tumalon daw ako dyan at sasaluhin niya ako. Ang sabi ko naman, masyado malalim at hindi ko kaya. Ang sabi niya, lahat daw kayo tumalon dyan sa bangin. Tapos nung tatalo na ako, bigla siyang dumating. Ang turo ni Crystal sa akin bago nagpatuloy sa sinasabi niya. Tapos wala na yung Eric sa baba. Wala na yung kausap ko na si Eric sa may bangin. Muli siyang napahaguluhol sa takot. Halos lahat naman ng mountaineer na nakapalibot sa amin ay nangilabot sa kwento ni Crystal. Lalo na ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Pare, bumalik na muna kayo doon sa may ibang kasama namin. Utos ko na kaagad naman nilang sinunod. Muli kong binalik ang mga tingin ko sa baba ng bangin na sana ay tatalo na ni Kristal. Nandun pa rin ang itim na lalaki na bahagyang nakasilip ang kalahati ng katawan sa may likod ng puno. Itim lamang ang kulay ng buong balat niya at parabang walang kahit na anong saplot sa katawan. Hindi ko alam kung paano pero nakikita kong tila nakangisi sa akin ang nilalang na nakakubli sa may puno. Kung sino ka mang bantay na nagambala namin o kung sino man sa grupo namin, ako nang humihingi ng pamanhin at kapatawaran para sa aming lahat. Hayaan mo lang kaming makababa ng ligtas at kumpleto. Nangangako akong hindi na namin kayong muling gagambalain pa. Hindi na namin gagambalain ang bundok na ito. Sigaw ko ng malakas bago nagsimulang maglakad pabalik sa grupo. Anong nangyari? Nag-aalala ang tanong ni Abe. Narinig pala nilang nagkakagulo ang grupo namin kaya bumalik sila. Iling lamang ang sinagot ko sa kanya bago bumaling sa ibang kasama ko. Guys, pack up na tayo. Bababa na muna tayo ng bundok. Alam kong yung iba ay gustong gusto nang makaakyat sa tuktok. Pero wag muna ngayon. Ramdam kong may bantay ng bundok na tayo na nagambala sa pag-akyat natin mula kanina. At kapag nagpatuloy tayo, sigurado akong isa sa atin ngayon ang kukunin ang bundok bilang kabayaran. Ang sabi ko sa kanila. Walang sino man ang sumalungat sa desisyon ko na yon at lahat ay nagsimula ng magayos ng kanya-kanyang gamit at naghanda na sa muling pagbaba ng bundok. Mula nang maglakad kami ay dire-diretso na ang pagbaba namin. Walang sino man ang sa amin ang nagpahinga. Kahit pa nga mga pagod at uhaw na hanggang sa makarating na kami sa pinagmula naming paanan ng bundok. Paano po manong isko? Hindi pa yata itong oras para sa mga kasama ko na gustong akyatin ang bundok na yan. Pero salamat po sa inyo, ang sabi ko kay Manong Isko. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo, Eric . Sa tinagal-tagal ng pag-akyat ko sa bundok na yan, ngayon lang ako nakaranas ng totoong kababalaghan. Ngayon ay napatunayan kong hindi lang kwento-kwento ang nangyayari sa bundok na ito.
Ngumiti ako bilang tugon sa kanya. Gusto kong sabihin noon kay Mang Isko na pareho lamang kami ng iniisip. Na hindi rin talaga ako naniniwala sa mga ganong bagay dati. Nasa isang iglap lang ay nakita ko na totoo pala. Totoo pala ang tungkol sa mga bantay at kakaibang nilalang sa bundok. Pero kinimkim ko na lamang yon sa sarili ko. At bago ako tuloy ang umalis mula sa paanan ng bundok na yon ay muli akong nakarinig ng sitsit. At sa paglingon ko sa mapunong parte ay nandun na naman siya. Ang itim na lalaking tila nakangisi sa akin. Papa Dudut, may iba pa akong bundok na inakyat pagkatapos ng araw na yon. Pero hindi na ako bumalik pa sa bundok kung saan ay nasaksihan ko mismo ang tungkol sa mga bantay na sinasabi ng matatanda. Ewan ko ba? Pakiramdam ko kasi sa oras na bumalik ako doon ay baka ako na ang kuhanin. Pero siguro nga may nagambala lang talaga kami ng oras na yon. Ganun naman kasi talaga madalas, hindi ba? Kahit tayong mga tao ay naiinis kapag nagagambala ang pagpapahinga natin. Hindi naman talaga siguro sila nakakatakot. Basta alam natin kung paano rumispeto sa lugar na pinapasyala natin na para sa ibang nila lang ay kanilang mundo. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut. At sa mga taong mahilig umakyat ng bundok o kaya ay gustong sumubok na umakyat ay matuto lamang tayong magbigay ng galang at respeto. Saan man tayo pumunta para hindi tayo makagulo sa buhay ng ibang nilalang. Lubos na gumagalang, Eric. Maraming salamat, Eric, sa pagbibigay mo ng oras para maibahagi itong kakaibang kwento mo. Mabuti na lang talaga na nakababa kayong lahat ng ligtas mula sa bundok na inyong inakyat. Hindi rin kasi natin masasabi kung ano pa nga ba ang pwedeng mangyari kapag nagpatuloy kayo sa pag-akyat. Pwedeng wala naman talagang masamang mangyari, pero pwede rin na may mapahamak sa inyo na mga kasama mo. Hindi rin natin alam kung totoo nga ba ang mga nangambala sa inyo. Hindi rin natin alam kung totoo bang may nagambala kayo o sadyang may napili lang talaga ang bantay ng bundok na isa mula sa inyo. Ang mahalaga naman, naging mas maingat na kayo sa mga sumunod ninyong kilos habang nasa bundok. Maraming kakaibang pangyayari ang hindi natin maipaliwanag lalo na pagdating sa kababalaghan. Ang sabi nga ng iba, minsan ay katang-isip lamang sila o likha ng ating malikot na imahinasyon. Pero wala namang mawawala kung maniniwala tayo. At kung talagang hindi tayo naniniwala sa ganong klase ng bagay, matuto na lamang tayong mag-ingat at rumespeto, lalo na sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Nag-iimbita sa inyong lahat na mag-like, share, mag-post ng inyong mga comments dito sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Stories, Papa Dudut Stories.